Oh, dyan pala kayo guys. So, hello guys, Wills here and welcome to Wills Trips. So, kumusta naman kayong lahat ngayon guys? And ngayon ay magta-troubleshoot naman tayo ng ating busina. Busina. Sakit sa tenga. Alright guys, so ito ang ating busina. And isa ito sa pinaka-importanteng mechanism ng ating motor. So pag wala tayong busina, wala tayong magagamit para magbigay tayo ng warning or signal sa ating ino-overtaken, sa ating mga kapwa sa kalsada, gumagamit ang kalsada, kung sakaling meron tayong makakasalubong. Ang busina ang isang pinaka-importanteng parte na kailangan laging gumagana sa ating motorsiklo. Troubleshoot natin to step by step and yun, ituturo ko sa inyo kung paano natin hahanapin kung saan yung mga problema na ating ma-encounter. And ang gagawin natin ngayon guys ay pwede rin itong may apply sa iba't ibang mga motor. Punta na tayo sa ating motorsiklo at simulan na natin tingnan ang busina natin. Whoop! Kung interesado kayo sa reviews, tutorials, and motovlogs, consider subscribing to our channel. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa mga bagong videos natin. Yan. So, alright, balik na tayo sa ating motor. Upang tayo magkaroon ng access sa ating busina, sa wirings, and sa switch nito, ay kailangan natin tanggalin ang front fairings, especially sa may fairings ng ating headlight, and sa front body, para tayo magkaroon ng access sa wirings, and sa busina natin mismo. Guys, meron na tayong access sa ating busina. So, yung busina natin guys, ay ito ay isang vibrating element. So, ito yun. Nagva-vibrate yung sa loob niyan. Parang speaker yan. Pero, bakal yan na vibrating element. Kaya, nagka-create ito ng tunog na busina. Yung beep, beep! So, paano natin ma-troubleshoot ito kung hindi nga ba tumutunog? And in some cases, kahit pinipindot mo na yung inyong switch, ay hindi pa rin tumutunog or mahina ang kanyang tunog. So, unang-una, para makita natin, ma-isolate natin ang problema guys, titingnan muna natin ang connections. Unang titingnan mo ay yung connections niya guys, kung maayos pa nga ba. So, una, tanggalin natin to. Yan. Tingnan muna natin kung meron ng corrosion sa mga connections nito guys. Possibly, meron ng corrosion dito sa mga connection ng ating busina. Ayan, tanggalin natin to guys. And tanggalin din natin yung ating busina. Dahil in some cases, pwede yung maayos dahil lang sa mga corrosion. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, nakikita nyo, meron ng kunting mga dumi. Normally, ang copper kasi guys, ang copper ay nagkakaroon ng corrosion siya. So, pag nagkakaroon ng corrosion, hindi maganda ang contact sa ating terminals. So, anong pwede mong gawin para malinisan ito? Pwede tayong gumamit ng liha, pwede din ang alcohol at cotton swabs
at pwede din ang eraser. Pwede mo nang ibalik. So, ibalik natin siya. And testing mo na guys kung ito'y tutunog na ng maayos. So, next naman guys ay parang ang hina ng tunog ng inyong busina. Posible guys ay ito. So, pwede mong i-adjust ang inyong busina dito. Yung kanyang tunog. Pwede siyang mataas yung tone or mababa yung kanyang tone. Pitch pala. Sorry guys. Paano naman guys pag hindi pa rin gumana ang inyong busina? So na-check na natin siya dito sa mga connectors dito mismo sa busina. And in-adjust na natin yung kanyang pitch. And ganun pa din, ayaw pa rin tumunog kahit pindutin mo dito. Pindutin mo sa inyong switch. Ngayon guys, sa switch naman tayo. So pag sinundan natin yung wiring nito, ay ito ipapaakyat na diretso dito sa switch natin. And yan ay connected din sa ating battery. Pero dito na tayo sa switch. Siyempre guys, kung gumagana ang inyong motor, nag-i-start at maganda yung voltahe ng inyong baterya, ibig sabihin, maayos yung baterya mo. So wala ka ng problema sa battery to papunta sa busina. Next naman ay yung nagko-control na itong busina natin. Which means ay yung sa switch natin. So yun naman ang titingnan natin guys. Check naman natin yun. Dito tayo. Kung natanggal na natin yung ating switch, so tanggalin natin yung mga screw na to. Screw na 1, 2, 3. Dahan-dahan natin tanggalin. So ganun na natin 'to. Ayan. Ay no. Hold on, dahan-dahan. Spring and yung copper connector niya. And dito naman yung contact point. So ayan. So nakikita niyo yung contact point natin, guys, napakadumi na. Kaya 'yun, hindi maganda yung contact or hindi gumagana yung ating busina dahil sa contact point na ito. So, yan. Tingnan nyo, napakadumi guys. So, linisan lang natin to guys. Madali lang linisan to. Kaparehas ng ginawa natin sa connectors ng ating busina kanina. Isabay na rin natin to since binuksan na rin natin yung ating switch. Pwede na rin natin isabay linisan ito. Yan, yung mga switch na yan. Itong mga contact points na. Linisan naman natin to guys. Yung kanyang pin. Ayan, wala nang dumi. Linis na naman. Alright. Sabay na rin natin linisan to. Ayan. Good na rin guys. Malinis na. Pwede na natin ibalik ito. Balik lang natin tong ayan, yung spring nya. Paganyan. Paganyan yung spring nya. Then, ito. Yun. Ayan, kailangan mong ipitin yan, guys. Yun. Dahan-dahan mo siyang ibalik para hindi mahulog yung spring and yung pin. Ayan. Shoot mo lang natin siya. Ayan. Balik na natin, takpan na natin, then kabit na natin siya and test natin. Ang ating problema sa busina. Simple lang naman siyang ayusin. Hindi naman kailangan na palitan mo agad ang inyong busina pag hindi ito gumagana or palitan mo yung switch kung hindi ito gumagana.
Yun lang, simpleng troubleshooting lang guys. Either sa connections, wirings, and sa switch, possibly may corrosion lang yan. So yan ang pwede nyong gawin. So kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon guys, huwag nyong kalimutan ni-like ang ating video. And comment na rin kayo sa baba. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel guys, subscribe na kayo. Pindutin nyo lang ang subscribe button or sa baba at ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa mga bagong videos natin. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Ride safe sa inyong lahat. Kung anong trip mong gawin, gawin mo. Basta hindi masamang trip yan. Bye.